Welcome back po ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video guys, ang tatalakayin naman natin ngayon or ang topic natin ngayon ay about sa halabang pampaswerte. So, isang halaman lang guys yung ipapakita ko. Ito ay kilalang kilala sa tawag na Lucky Bamboo. So, ganito yung itsura niya. Ayan, ayan. Pero guys, ang totoo talaga niyang pangalan ay Dracaena Sanderiana. So, kilala lang talaga siya sa pangalan na Lucky Bamboo. So, itong si Lucky Bamboo ay isa sa lucky plant ngayong 2021. And kahit nung mga nakalipas na taon ay hindi talaga siya nawawala sa list ng lucky plant ng bawat taon. So disclaimer lang guys, hindi po ako expert, hindi rin po ako feng shui expert. Yung mga sasabihin ko lang po ay based lang sa aking research na gusto ko din pong ibahagi sa inyo. And itong video na to ay para lang din po dun sa mga taong naniniwala sa mga pampaswerte or mga halamang pampaswerte. So, bakit nga ba tinawag na Lucky Bamboo si Dracaena Sanderiana? Si Lucky Bamboo daw ay nakakaakit ng masiglang enerhiya ng chi ayon sa feng shui. Ito ay isang buhay na halimbawa ng elemento ng feng shui na tubig, kahoy, at lupa. So, kung ilalagay natin siya sa tamang paso, ito ay maaaring magpakilala ng apoy at metal na kukumpleto dun sa limang elemento ng feng shui. So guys, ang swerteng dala ni Lucky Bamboo ay depende dun sa stock or dun sa stick na pinagsama-sama or pinagtagpi natin sa iisang paso. Kaya may mga bilang po na kailangan sundin kung ano yung prepared natin or kung ano yung kailangan natin sa ating buhay. So guys, itong sinasabi ko ay guide lang siya. So ibig sabihin, kailangan pa rin nating maging masipag, kailangan pa rin nating manalangin, and syempre, samahan na rin natin ng pampaswerte para magtuloy-tuloy or para magbunga yung ating mga paniniwala na tayo ay magtatagumpay sa taong ito and sa mga susunod pang taon. So guys, pinaniniwalaan din nila na kung gaano kadami yung nilagay nating piraso or stock ng kawayan dun sa ating paso ay nababase dun kung gaano karami or gaano kalaki yung pagpapalang makukuha natin. So, nasabi ko na guys yung kung bakit naging maswerte si Lucky Bamboo. So, si Lucky Bamboo po ay madali lang siyang alagaan. Pwede po siyang mabuhay sa soil and pwede rin po siyang mabuhay sa water. So, itong aming Lucky Bamboo ay prinopagate siya sa tubig. So, kung makipapansin nyo, ayan, sobrang dami na nung ugat niya. Pinapalitan na lang namin siya ng tubig. So, kung meron po kayo sa inyong tahanan, mas maganda po itong ilagay sa clear base. Mas maganda po yun para kita natin kung papalitan na ba natin ng tubig o kung may dumi na yung tubig na nilagay natin sa kanila. So, kung ilalagay nyo guys siya sa clear base, mas maganda po ay meron din siyang kasamang bato or mga pebbles. Pero yung ilalagay natin na bato guys or pebbles ay uugasan muna nating mabuti para kapag nilagyan natin ng tubig ay hindi naman madumi yung ating pinaglagyan. Kasi nga clear, makikita talaga na madumi yung ating ilalagay. So kung maglalagay kayo nun guys ay katulad nung sinabi ko, depende dun sa dami ng ilalagay natin. Tapos kung ano naman po, kung ayaw nyo naman magpalit-palit ng tubig, so po pwede naman po kayong magtanim nito sa soil. So kahit anong soil ay pwede naman po basta yung soil na gagamitin natin ay well draining. So ayan, magandang maganda itong ilagay sa table natin sa hapagkainan kasi tayo nagsasama-sama sa ating pagkain. So guys, ito ay maganda rin na beginner plant lalo na doon sa mga bagong plantito, plantita, and plant parents. Maganda po itong
una nating alagaan kasi madali lang talaga siyang alagaan and low maintenance siya. Huwag lang natin siyang ilalagay direct sunlight kasi mas mabilis na susunog yung dahon nila. Pero merong mga variety ng dracaena na natutolerate nila yung direct sunlight. Ito ay pupwede nating ilagay sa loob ng bahay. Natutolerate niya yung medium light po. So kung tatanungin niyo ako guys kung pwede bang maglagay ng fertilizer dito kay ating Lucky Bamboo. So po pwede po tayo maglagay ng fertilizer dito kay Lucky Bamboo pero hindi naman necessary na lagi-lagi tayong maglalagay ng fertilizer sa kanila. Advisable po na maglagay ng fertilizer dito kay ating Lucky Bamboo twice a year lang guys. So kasi kapag lagi tayong naglalagay ng fertilizer, so nagbi-build up yung chemical niya and yun din yung isang cost na nagkakaroon sila ng mga brown edges. So yun po. Pero kung itatanong niyo po kung ano yung fertilizer na maaari natin or pwede nating ilagay sa kanila, mas maganda po ay yung nilulusaw or minimix sa tubig. Lalo na kapag yung ating Lucky Bamboo ay nakalagay po sa water. So yung minimix po ang ilalagay natin sa kanila. Hindi po pwede yung lagi kong sinasabi na osmocote. So hindi guys, kasi lulutang yun dito or makikita rin natin na meron siyang fertilizer, lalo na kung clear base yung paglalagay natin. Pwede po tayong maglagay ng fertilizer na osmocote kapag po nakalagay sila or nakatanim sa soil. So ito guys, itong Lucky Bamboo na to ay hindi talaga ako yung nagpropagate. Si Mama po yung nagpropagate nito. And kung napanood nyo po yung nag-live ako nung New Year's Eve, pinakita ko rin to guys. Nilagay namin to sa aming hapagkainan kasi ito ay isa nga sa lucky plant ngayong 2021 and nung mga nakalipas na taon din po. So ganito siya guys. Ayan. Pag tayo gagawa nito, kaya wala siyang dahon dito, tinatanggalan yan. Puputuli natin, tapos tatanggalan ng ng dahon. So tapos itong pinagputulan ay ito, diga may nude ito. So sa babano natin siya puputulin para sibulan siya ng ugat. So ayan siya. Tapos guys, mamaya ay sasabi ko rin sa inyo yung magandang bilang na pupwede nating ilagay sa ating mga clear base or pwede nating itanim sa soil. So guys, dumako na tayo dun sa ilan ba talaga or ilan yung pupwede nating ilagay or itanim lalo na sa loob ng ating tahanan. So, ang una ay syempre number one, yung isang stock po ng kawayan na to or Lucky Bamboo ay sinasabing para sa kalusugan. So kung isa lang yung meron sa inyo, so pwede na rin yun. And kapag isa lang din kasi guys yung nakatanim sa yung paso, ay mas mabilis siyang mas mabilis po siyang tinutubuan ng mga suwi katulad nito and mas lumalapad po yung kanilang dahon. So yung dalawa naman pong stock ng kawayan ay sinasabing sa pag-ibig. So kung kayo po ay wala pang minamahal, so po pwede po kayong maglagay ng dalawang ganito sa isang clear base. Ayan. Kahit anong base po ay po pwede naman, pero mas maganda sana na sa clear base natin ilalagay. Yung pangatlo naman guys ay happiness, mahabang buhay, and wealth. So ayun. So yung pang-apat naman guys ay nagdudulot or pinaniniwalaan nilang bad luck. And kapag nakatanggap ka daw nito ng apat na stock na ganito guys, ay ibig sabihin nun ay parang pinananalangin ka nung nagbigay sa'yo na kamatayan daw din guys yung meaning ng apat na ganito. So kung bibili kayo guys ng Lucky Bamboo, kahit karamihan naman po ay hindi nagsasama ng apat na stock or nagbibenta ng apat na stock ng ganito. Pero ititignan nyo rin po para makasigurado tayo na hindi apat na piraso lang yung nakalagay dun sa ating mabibili. So yung panglima naman guys ay dito nabubuo yung apat na elemento ng feng shui. So yung panglima po ay nagdudulot ng malusog na karera, nagdudulot din ng malusog na relasyon, and malusog na pangangatawan, and malusog na buhay.
Tapos yung pang-anim naman po, yung anim na stock nito ay sumisimbolo sa swerte at kaunlaran. Tapos yung pampito naman guys ay yung sa kalusugan din siya. Halos lahat si Lucky Bamboo ay sa kalusugan and sa wealth. Tapos naman guys, yung number 8 ay pagpapaunlad and or pagpapayabong ng kabuhayan. Number 9 ay good luck. So yung number 10 naman guys ay para tayo makaramdam ng malusog at perfectong pamumuhay. So disclaimer lang guys ha, hindi ako expert. Itong mga sinishare ko sa inyo ay based lang po sa aking research. Pero ako, isa ako sa naniniwala na may tagline na swerte ang mga ganitong halaman, lalo na kung mahilig ka sa halaman and kung mga mahilig ka or naniniwala ka sa mga pampaswerteng halaman katulad nito. So yung ano naman natin guys, yung last na bilang ng Lucky Bamboo or stock ng Lucky Bamboo ay yung 21 pieces. So kapag may nagbigay po sa iyo ng isang tao na ang kabuuang bilang po ay 21, so nangangahulugan po yun na gusto niya na magkaroon ka ng malusog, masigla, mayabong, and laking pagpapala. Mas maganda po din talaga guys na mas epektibo yung swerte ng halaman natin kapag yung halaman na katulad nitong Lucky Bamboo ay binigay sa atin. So maganda po itong pangregalo, pero yung pag magre-regalo po kayo nito ay yung bukal talaga sa inyong puso, kasi yun yung parang binibigyan mo siya kasi wini-wish mo na sana magkaroon siya ng magandang pamumuhay tsaka maraming pagpapala. So yun guys. Tapos kung tatanungin niyo naman ako kung saan natin siya po pwedeng ilagay, maganda po itong ilagay sa ating hapagkainan katulad nung sinabi ko kanina, kasi kapag sa center ng hapagkainan natin sila nilagay, ang ibig sabihin po nun ay madudoble pa yung pagpapala na mapapasa inyong, lalo na kung sama-sama po kayong kumakain dun sa hapagkainan kung saan ito nakalagay. Tapos ilalagay natin sila guys sa bahaging southeast, kasi guys ang south ay pinaniniwalaan or sinasabi nila na direksyon ng yaman. Tapos yung east po ay sektor ng kalusugan. So dun po natin dapat silang ilagay, and yun yung pinakamagandang spot na paglalagyan natin sa kanila. So guys, pag mag-aalaga tayo ng mga gantong halaman, lalo na yung sinasabi nilang pampaswerte, ay iwasan nating mamatayan or iwasan nating matuyuan ng ating halaman. Kasi ito ay isisimbolo nga ng swerte, so baka pag namatayan tayo, kabaligtaran yung mangyari sa atin. So iwasan po natin yun. Tapos guys, mas maganda rin kapag maglalagay tayo nito ay ipapasok natin sa loob ng Martes or Friday, kasi yun yung pinaniwalaang magandang gumawa ng pampaswerte kapag mga ganong araw. So, sa inyo naman po yun, kahit anong araw ay kung anong gusto nyo ay po pwede naman po. And mas maganda po ay merong ribbon. Mas maganda pong may ribbon na ganito. So ayan. So ayun lamang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!